sub-lineage of Omicron. Kung saan na-monitor naman po natin yung mga naging contacts niya. At hanggang sa ngayon naman po, walang nagpapakita ng simptomas dito sa mga taong ating minomonitor. Wala rin hong monitored na pagtaas ng kaso dun sa mga areas na napuntahan niya. So patuloy ho tayo nagmo-monitor. We are continuously doing sequencing also. Minonitor natin yan para makita natin kung meron pang iba na nakakuha nitong variant na to. Tsaka alam mo, paring Danny, kung bakit hindi na nag-aalala si Yusek doon sa kaso na yon? Because the patient is already finished. She left. She is already finished. Finished or not finished. Natawa si Yusek. Gusto lang namin gumiti kayo at medyo maganda-ganda Tito naman na andatos. Like, yeah. Pero final, last question, because we're talking about foreigners who may be positive, no, but asymptomatic, and then they enter the Philippines. Sa atin po kasi, lumuwag na yung ating mga testing protocols, di ba? Parang ano na lang, antigen testing na lang ata ang ginagamit. Oh, self-administered. So, is there a risk that the antigen testing might allow itong mga sub-variants na to actually, no, escape detection? Do you think that there might come a time that we have to reimpose the RT-PCR testing on foreigners, Yusek? Yes, no. So, sir, unang-una, yung RT-PCR is still there, no? All know it's the gold standard. There are some airlines lang using antigen test. They accept already kung antigen test ang ginagawa. Yes, the risk is there because kapag antigen test po ang ginamit nyo, hindi natin pwedeng ma-sequence yung resulta anong individual na yon. Nakakapag-sequence lang tayo kapag RT-PCR ang ginamit at saka pag positibo ang pasyente. So the risk would always be there, but we are relying, no, aside from this border control that we have, we also have other strategies and safeguards na meron po tayo. Dahil pagpasok po ng mga foreigners na yan, pagdating sa local governments, nakatalayan sa kanila, they are closely monitored. And of course, if they will have symptoms, they will need to be isolated. Yeah. So ito pong ating paggamit ng antigen is just a supplement to our RT-PCR. But definitely, pag biglang tumataas ang mga kaso, RT-PCR should be done also so that we can be able to sequence and identify variants. And then last question, pahabol na lang po muli. No? This is election related. Sinabi po kasi that persons who are COVID positive but are isolating, no, at home, no, or maybe in a quarantine facility, ay hindi po sila papayagang lumabas at pumunta sa polling precinct. But if they are asymptomatic at hindi naman po hinahanapan ng any other symptoms except for temperature check, kung wala namang lagnat, how can you prevent somebody who is asymptomatic from entering a polling precinct at boboto siya, magiging close contact niya yung ibang mga nakapila doon? Yusek, I'm sorry, I'm just speculating na baka mangyari yun. Yes sir, that's a possibility actually. Kasi kung wala ho kayong simptomas, yung pala na-expose kayo, talagang maari po, no, the possibility is there. That's why COMELEC, together with DOH naman po, nakapag-usap ng mga protocols, no, for this kind of instances. Unang-una, may safety officers po ang COMELEC sa loob ng compound. Okay. Pangalawa, kailangan talaga magpapatupad tayo ng minimum public health standards. Because as long as you are wearing your mask properly, nandyan po yung limitado lang yung oras natin sa loob ng voting precinct natin. Pagkatapos nyo pong bumoto, wag na po tayo maglagi sa loob ng botohan. Tayo po ay umuwi na para maiwasan po natin itong mga paghawa-hawa na to. Yeah. Pangatlo, there should be close monitoring also. So actually, COMELEC has establish this isolation precinct, no? Yes. Kung saan, kung sino may mga sintomas, doon nila pabobotohin. But for those who will be asymptomatic, yun po ang magiging issue natin. Kaya kailangan safety officers should be on the lookout. Kailangan lahat